Ay, may tanong pa dito. Yes. Sir, you said a while ago na tayo mo, sakaling magpasya ka ng tumakbo sa pagka-senador, ay yung pagbasura o labanan, yung liquidation by certification. Sir, marami lang po kasi nagko-comment. Pwede po ba maipaliwanag lang sa mababaw na or maliwanagan lang ng, kung yes, ano po ba yung liquidation by certification at bakit kailangan ibasura ito o bakit kailangan tutulan ito? Maganda yan na tanong. Magandang tanong. Balik po natin sa simpleng home economics or family budgeting. Pagka iniwanan ka ng magulang mo ng 1,000, you have to list down the each and every detail on how you spent the money. Magkano napunta sa pang-grocery, pang-bayad ng kuryente, pang-bayad ng tubig, pang-baon, pamasahin, pamalengke, etc., etc. And kung anong supli doon, sosoli mo, i-entrega mo sa magulang mo. Yun yung proper home economics style of finance management. Yung certificate, yung liquidation by certification, napakapanganib. Sapagkat yan, susulat lang dyan na ang halaga nito, sa halimbawa, eh, 2,000 piso ay ginamit sa ganitong activity, pipirmahan lang ng head, no, o yung, ng head of office, halimbawa ng senador o ng kongresista, wala nang tanungan, liquidated na yon. And that is not in accord with the government and especially the COA accounting rules and procedure, especially as guardians of the Filipino people's money. Ito rin ba ang dahilan, sir, na naaabuso ito ngayon? Ito rin ang dahilan kung bakit nauubos na ang pondo ng pamahalaan? Bukod sa liquidation by certification, nauubos ang pera ng pamahalaan dahil nga yung sinasabi na na-inexpose ni Mayor Benji Magalong na yung infrastructure projects, kundi cuts ay yung rock netting o kung ano mang infra o yung dredging, 70% ay nauuwi sa corruption, 30% na lang ang natitira for implementation, and of course, yung cost of money ng namumuhunan. Dapat lang kumita yung namumuhunan. Siya yung negosyante. Dapat lang yung kitain, and it will take a while before he or she can collect, dahil iba progress billing pa eh. Look, kung 30% na lang ang natitira, ilang percent dyan ang i-implement mo? Kahit sabihin mong 20%, mabait na mabait na yung kontratista, 20% of the remaining 30 ang i-implement niya. Napakanipis pa rin po nun kung sasabihin natin kalsada. Paano mo i-implement according to the standards of the Department of Public Works and Highways? And yung kikita pa yung tao. Kung inutang pa yan ng kontratista o kapitalista yung puhunan niya sa bangko, nagbabayad pa siya ng interest. Kulang yung matitirang 10% doon sa kontratista. So ano mangyayari? Wala nang project. Or bulok ang project. Bulok ang project. Goals. Sir, follow up sa tanong niya at sa sinabi niyo. Maraming nag